Hi friends! Welcome back to Mezzy Life! Kumusta po kayong lahat? My name is Lori, isa pong Pinay na online seller dito sa Amerika. Hinihingi ako. Ito ang aking mga nabenta today. Madami tayong nabentang travel pillow, 6 na piraso. Ang isang buyer ay bumili ng 4. So that's really good. And then ito naman ay cylinder case. Para siyang salamin lang na cylinder. Parang pang design lang sa pang decorate bag. And then marami ako nabenta na bralette set of 5. Isang leggings. Bali, 3 set of leggings yan. Ito, yan. Leggings. And then, ito, mga damit. Nabenda tayo ng mga damit. Blouse, t-shirt, sando. Ito, dress. Ito, damit din. Blouse. Blouse at saka yung bralette. Ayan. Okay, so magpapak na tayo. Hi friends! Okay, so where are we gonna put this? Maybe you should go in the shade under the tree. Ayan. Okay friends, yung nakita niyong vlog kanina ay vlog yun kahapon. Kahapon kasi after ko magpack, sobrang pagod na ako. As in, parang ang baba ng energy ko kahapon. Alam niyo na, may mga araw na talagang sobrang umaga pa lang pagod ka na, yung ganong feeling. So kahapon ganun yung feeling ko. Ang balak namin ay magpaint. Ayan. Magpapaint ang mga bata sa labas habang ako ay nagwo-work. So hindi pa ako nagpapack, pero konti lang naman yung orders today. So yun ang aming aasikasuhin. And then, let's put it there. Meron akong ginawa in the dark when you staple it. So I pull out stuff from the recycle bin and daddy will staple it. Yeah, on the board. Wait, it's all perfect. Ayan. Ayan, dyan sila magkakalat. Mga basura lang naman nila yan. Magre-recycle. Kagabi kasi, gustong-gusto niya mag-paint. Eh, pagod na pagod nga ako all day. So, pinagbigyan ko naman siya. Kaya lang, medyo konti lang. So, ngayon, babawi ako sa kanya. Here! Oh, front to. Yan. I'm gonna get the paper plates for the paint. Ando to? Wait, I'm gonna get paper plate. Are you in order? Okay, Mom, you're gonna paint first. Someone pink? Purple? Purple? Yellow. Purple. Yellow. Oh, you're gonna mix them? Ano, look at Kuya. Look, look, it's mixing yellow and green. Wow. Still green. Go, Andre, go. I'll get one. You already have to. Now I feel like it should be a little higher for them. No? Okay. Where's paint him? Yeah. Hilig ako mag-recycle, lalo na kapag para sa mga activities ng mga bata. Siyempre, yung ginagamit ko sa mga anak ko is yung mga nakasanayan ko din. Sa Pilipinas, di ba, mahilig tayo mag-recycle, lalo kahit sa mga, sa school, yung mga activities ng mga bata, karamihan mga recycled materials, di ba? Ando! Wow, that's a lot. I guess I can leave on. And the side of the brown box too.
Okay, so tapos na kami mag-paint. Ayun na yung parang study namin for today. And then umalis silang mag-aama. Pupunta sila sa playground. Habang ako ay magtutuloy ng pack, ng pagpapack today. Kahapon nga, medyo madaming order kasi Monday. So, ano yun? Order yun ng over the weekend. So, 2.5 days. So, ngayon, Martes, mas konti yung order. Ito lang. Welcome to our garden na plate. Tapos, sunglasses cases. Tapos, mask. Maraming nail polish, isang Pokemon na necklace, at isang pillow. Okay, so nakita nyo medyo makalat, no? Ayan, medyo ang daming boxes. Makalat as usual. Alam nyo yung feeling nakakatapos ko lang maglinis. Actually, naglilinis ako madalas kasi alam ko may mga padating na mga bagong product. Tapos, syempre, tatambak. Ganyan ang itsura ng ating kalat. So anyway, after ko magpack, ito ang aking gagawin. Nasort na natin ang ating mga Pokemon battle figure pack. Marami yan. Isesend ko yan sa Amazon for Amazon FBA. And then, marami din akong ganito. Mga Pikachu and Bulbasaur. Ayan. Ayan yung laman niyang apat na yan. Magkakaibang klase ng small na plush. So, yan ang aking aayusin today. Pero, magpapak muna ako. So, I just realized kung bakit pala ako pagod. Kahapon. Diba kahapon, sabi ko nga kahapon, pagod ako, hindi na ako nakapag-vlog for the rest of the day. Nag-vlog ako ng konti, tapos sabi ko, parang naging tamad-tamaran na lang ako all day. Kasi ngayon ko lang na-realize kung bakit ganun yung feeling ko na parang pagod na pagod. The reason is, nag-adjust kami ng oras. Tinatawag yan dito sa US na daylight savings time. So every second Sunday ng March, nababawasan kami ng isang oras. So, himbis na 8 hours lang yung tulog ko that night, naging 7 hours na lang. Yung mga clock dito sa US, pagka daylight savings time, na automatic naman yun na nag-a-adjust. Yung time sa phone, lahat ng mga automatic nag-a-adjust. So, ina-adjust na lang namin yung wall clock namin, yung clock sa sasakyan, hindi automatic, yung clock sa oven, yun, mga hindi yun automatic. So, ina-adjust namin, binabalik namin ng isang oras. So, si Ryan, nung nag-work siya that weekend, gumising siya ng 5:30, pero yung body clock niya, that's still 4:30. So, kasi nga, parang nawalan kami ng isang oras. So, bago mag-adjust yung oras last weekend, mas mahaba yung liwanag. Mas madaling magdilim pala. So, ang iksi ng liwanag. So, pagpapalapit na ng summer, dito sa, at least sa US, kapag malapit ng mag-summer, umiiksi na yung Saglit, kukunin ko muna yung science teacher spirit ko. Asan ba yung science teacher spirit ko? So, ayun na. Alalahanin ko. Last weekend, nag-adjust kami ng isang oras. So, nawalan kami ng isang oras. Kasi, before that, the daylight is actually shorter. So, 6 PM pa lang, madilim na. Okay? So, ayun yung nangyayari. And it has something to do with the location of US on Earth with reference to the sun. Ayan, okay na ba yun? And then, dahil doon sa rotation ng Earth, to, ayun nga, with reference to the sun, eh, nababawasan yung liwanag namin. So, pagdating ng 6 PM, madilim na. So, ang ginawa ng Amerika, well, not only Amerika, a lot of northern and southern countries, I think, yung mga mas malalayo sa equator, ang ginawa nila, nag-adjust sila nga ng oras. Dati, 6 PM pa lang, madilim na. Ngayon, 7 PM, tsaka pa lang nag-i-start na dumilim. And I think their reasoning is to, para mas ma-enjoy mo yung good weather na summer, spring, ganyan, mas ma-enjoy mo yung mas mahabang daylight kasi yung ibang tao mas gusto nilang magstay outside kapag ka maganda ang weather. I think that's the whole reason. And I think it has something to do with parang savings ng electricity. I'm not sure exactly why or how. And not all the states are doing that. I think one or two. I think Arizona for sure. I know hindi sila nag-a-adjust ng oras. I don't know what's the other state. Pero yun nga, nawawalan kami ng isang oras kapag March. And then, I think first Sunday naman ng November, ibabalik naman yon. So, magbabalik na kami sa standard time. So, parang madadagdagan kami ng isang oras. Yung 8 hours na tulog namin, magiging 9 hours. Parang ganon. So yun. That's the reason kung bakit pala ako pagod na pagod kahapon. Dahil yung oras ng tulog ko ay nabawasan. Daming explanation eh, no? Tapos na ako mag-pack, diba? Inayos ko na to kanina. Nilagyan ko na ng mga label, yung mga Pokemon products. Hinati ko siya. So, yung kalahati, iiwanan natin para mabenta ko siya sa eBay. And then, tong kalahati, ayan, napack ko na.
Naka-ready na siya. Ipapako na at ipapadala ko na yan sa Amazon warehouse. Itong mga product na to, itong maliliit na plush, medyo bago siya sa akin. Hindi ko pa alam kung gano'n siya kabilis mabibenta. First time, bagong product. Kumbaga, aalamin ko muna kung gano'n siya kabilis mabenta bago ko ipadala lahat sa Amazon. So, yung ganitong Pikachu, 3 piraso lang. Ito, 3 piraso lang din na Bulbasaur, tsaka 3 nito. Tapos yung iba, ayan, iiwanan ko dito. Yan, iiwanan ko dito muna. Tapos, ipapadala ko na lang ulit sila sa Amazon warehouse. Depende sa kung gaano siya kabilis mabibenta. Asa na yung isang box? Ah, ito. Ito naman, yung pangalawang box na isiship ko. Private label yan. Mga sunglasses cases. Meron yung label na na-close ko na kasi. Pero may label yan. Ni-label yan ni Lucas. Ayan yung pinagtrabahuhan niya nung siguro 2 days ago. Siya yung nag-label ng 50 units. Ayan, naka-ready na. So, ilalagyan ko na lang siya ng packaging label. Anyway, so yung aking mag-aama, dumiretso na sila sa Little Gym kasi may klase si Lucas. So, ako ang magde-deliver tapos dediretso ako sa Little Gym at imi-meet ko sila doon. Lucas time! Wow! Yeah! I'm just ready for a class. Whoa! Yay! Go on! Lucas, wait! Let him! Go, Andrew, go! Go! Whoopsie! What are you gonna do? Whoa. Lucas, the bar again. You're so good with that now. Whoa. Whoa, strong. Yay. Okay, friends, pauwi na tayo. So kanina, after ko mag-pack, dumiretso akong pag-deliver and then nag-gym kami. Ay, humabol ako sa Little Gym class ni Lucas. And buti na lang humabol ako kasi today nga is pwede kaming mag-join sa loob. Usually, hindi kami pwedeng pumasok sa loob ng gymnastic habang sila ay nagkaklase. Pero today, pwede. So, nag-enjoy ako lalo. At nakasali si Andrew, saling pusa. Ayan. And it's extra fun. Friends, nandito kami sa room ng mga bata. Ayan, ang makalat na room as usual. Tapos na kaming magpahinga. Nagpahinga kami. Nag-nap si Andrew. Tapos pagkagising niya, light lunch kami. Parang snack. Ang gagawin ko, well, syempre habang nagbabantay ng mga bata is bala kong palitan, itago muna tong carpet na to. Kasi tingnan nyo, nangkikitata na. Ang mga bata, ang hirap pala mag-maintain ng carpet kapag may mga bata. Andiyan yung mga pagkain, yung mga maduduming laruan, ganyan. So, ang bala ko, palitan siya nito. Bumili kami nito, medyo mura lang naman, $27. Waterproof. Mura siya para sa ganitong size kasi medyo malaki siya. Mas maliit compared dyan sa carpet na yan. Pero it's still gonna be better. So, syempre, para mailagay natin to, tatanggalin muna natin lahat ng kalat na yan. Ayan na. Andrew, hi!
What is the first thing that we're gonna play on the mat? This! What's that? Pickles on the wall. Okay. We're outside again. And Daddy is gonna cut the glass. Don't break it, Daddy. You're skin. Oh, okay. I didn't know that's how easy it is to cut a glass. Well, the hard part is trying to make a straight line with it. Yeah. 3/4. Hi, guys. Alright, it should just... No? Success? Kinda. Right on my mark. Alright, so... It's like barely gonna fit, maybe. Yeah, it'll barely fit, so it's okay. All right, success. This is satisfying. Yeah, just don't blow it in the boy's face. Done? Let me see. Your hand? Daddy fixed it. Well, I need to glaze it. And clean, like, you can wipe it down later if you want. Yeah, it's good. Good job, Daddy. Thank you. So, kanina habang naayos niya yan, siguro mga 15-30 minutes lang niya yung tinrabaho, yung glass. Kami ay nagkakalat. Boys, are you having fun? Yeah, this is crazy. This is crazy? And wala naman sa plano, pero kasi kaninang umaga, di ba, nag-paint kami, tapos hindi pa kami natapo, hindi pa kami nakapagligpit, nakita nila ulit, so gusto nila ulit mag-paint. So, pinagkukuha ko yung mga boxes sa basurahan. Ayan. Alam ko na mamaya maglilinisan kami, pero at least matagal silang parang nalilibang. One part needs to be for the paint. Okay. Look, it's blue ocean I have. Open? Saka na. Dito ka, dito. Gone. Brown. Oh, brown. Need to shake it first. Brown, brown. Oh. No, it's okay. We're gonna clean it later. We are getting crazy. Okay, balik na tayo dito sa loob ng bahay. Magluluto na tayo ng dinner. So after namin kanina sa labas mag-paint-paint na yan, naligo yung mga bata. Tapos ayun, nagpapahinga na sila. Buti naman nakarelax-relax na sila. So pwede na ako magluto. Ito yung magluluto ako ng isda. At itong isda, ano na siya, pre-seasoned na siya na salmon. Favorite namin yan. Tapos itong kalabasa, gagawin kong gata. Ito yung gata namin, hindi siya kasing sarap ng fresh. Siyempre, yung sanay tayo ng gata sa Pilipinas, yung fresh talaga, di ba? Yung naka-plastic. So, ayan, hindi. Tapos ganito yung kalabasa nila. Ito na yung kalabasa dito na pinaka-close ang lasa sa kalabasa na nakasanayan natin sa Pilipinas. So, ito yung binibili ko. Actually, siya din yung pinakamurang kalabasa. Anyways, nag-enjoy naman tayo sa labas kanina. Nag-enjoy ang mga bata. Hirap na ito. Masaya ako kasi finally nagamit na yung mga pintura ng mga dati kong estudyante. Imagine I have those paint from, ano pa, ilang taon na ba ako din nagtuturo? Ilang taon na si Lucas? 4? So, almost 5 years na akong hindi nagtuturo, pero natatago ko yung mga gamit ng mga yung mga gamit ko dati nung nagtuturo pa ako. So, yun, nakip ko yung mga pintura na yan. Galing yan sa mga estudyante kong
hindi nagpapahalaga sa kung ano yung meron sila. Yung mga batang Amerikano kasi medyo, para sa akin, medyo parang masayang sila. Alam niyo yun, yung parang halimbawa sa isang papel, nagkamali sila ng isang letra, itatapon na nila, kukuha sila ng bagong papel, or yung mga pintura, konti lang naman yung nabawas, tapos papabayaan na lang nila, yung mga ganun. So, kinip ko yung pintura. Yung, ang dami nung pintura actually, 3 boxes yata yun. Talagang hindi ko siya tinapon. Mga bata, enjoy na enjoy. Kahit parang madami silang magamit, okay lang na parang, syempre mga bata, kung an, nasasayang din yung ibang pintura, pero okay lang kasi old na naman yung mga pintura na yun. Plus, we used a lot of cardboards to paint. So, I was talking about how I feel proud about the activity that we have. It's so fun, yet we don't... Stop. Good. There's a camera! Stop. Oh. What's so hard about that? Oh, come on, you're not just kissing. You're maniacing. Maniacing. Yeah, I was telling the video, Daddy, the vlog, about... I'm so proud about how I feel like I can provide a lot of activities for the kids without with the use of recycled materials, because in the Philippines we're so used to do that, and American you guys are so creative. No, it's not uncreative, you're so wasteful. And actually, you know, I just think Philippines is actually ahead compared to America in terms of recycling. You remember when we go to Philippines, like all the department store, they don't have plastic bags, and everywhere. Yeah. Even on the local markets, they don't have plastic bags. It's so hard to find it. There's a lot of junk shop in the Philippines where you can sell everything. Like I remember as a teacher, we sell a lot of newspaper bottles, like fundraising stuff like that. You know, everything can be recycled almost. Ngayon sa Pilipinas, amazed din yung asawa ko nung umuwi kami na ayun nga, sa kahit saan kami pupunta, wala nang plastic, di ba? Sa kahit saan kami mamili. Tagal Laguna ako sa Pilipinas. So, I don't know about other city or province sa Pilipinas. Pero at least sa Laguna at Metro Manila, nung nandyan kami, nakita ng asawa ko na, at na ano din siya, na namangha. Na gano'n na yung sistema ng Pilipinas. Kasi nga sa Amerika, medyo wasteful pa. And nauna, makonsumo yung mga tao at hindi nagre-recycle, hindi nagre-reuse. So tayo, lumaki tayo sa Pilipinas talagang kung pwedeng i-recycle, kung pwedeng ibenta sa magbubute, di ba? Ipapa-recycle natin yan, ganyan. So it's different. And yun yung ugali na nadala ko dito sa Amerika na parang hindi ako masyadong maaksaya sa gamit. I still try to recycle something. Kahit yung Ziploc na ganyan, minsan nire-reuse ko yan. Inaano ko lang, parang nilalabhan, hinuhugasan, ganun. Nire-reuse ko pa yan. Yun. Okay. So first, habang niluluto ko ang kalabasa, ilalagay ko na muna ang fish da. Fish da. 350. So, normally shrimp yung nilalagay natin, diba? Pero ako, hindi masarap yung shrimp nila dito. Kasi laging frozen, walang fresh, wala nang lasa yung mga shrimp. So, okay lang sa akin na pork na lang. Ano? 3, 2, 1! Food is ready! Do you have clothes? You see, I told you to have clothes before the food is ready, huh? You're counting down and you still don't have clothes? Yeah, you don't care. They're naked still. Ito na ang aming fish! Daddy! Fish. Yeah, pakita ko sa inyo yung fish. Wow! For what? Good, good, good. Oh, ito nga pala yung mga eggs namin for the last few days. Yan, madami kaming na-collect. Ang aming mga chicken ay nangingitlog ng marami. I think it's because of the weather. Sabi kasi pagka daw mas taglamig, mas kaunti lang daw yung pinoproduce na eggs. So ngayon, medyo umiinit-init na. Kaya madami na ang mga eggs nila.
So marami pong salamat sa mga nanonood. Sana po ay huwag kayo magsawa sa Mezzy Live. At huwag niyo pong kalimutan na tingnan ang amin pong Facebook page na Mezzy Live. I'm trying din po na mag-post doon ng mga mas madalas pang mga contents. So ngayon, magpapaalam muna po kami. Maraming salamat. Bye! Bye. Happy Halloween! I love you all! Good night! Andrew will like the squash. That's why I already put some there, yeah. So it will cool down.